Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again to our channel, mga kaubayan. Andito naman po tayo sa ating usapang treasure hunting. Daldalan po naman tungkol po sa mga nakatagong kayamanan ng mga Hapones sa ating bansa. Bago natin pag-usapan ang mga tatalakayin nating topic, mga kaubayan, maraming salamat po sa lahat po ng sumusubaybay sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag ninyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong videos, mga kababayan. So, usapang pag-treasure naman po, mga kababayan. Atin pong ibabahagi sa ating mga bagong treasure hunter ang tungkol po sa mga sign na kung saan ay maaring natagpuan na ng ating mga kababayan treasure hunter. Marami po kasing nagtatanong kung ano po ang kahulugan ng elepante, mga kababayan. Alam niyo po ang mga Hapones po, mga kababayan, kapag nagtago po ng mga sikreto, kalimitan pong ginagamit ang mga hayop na kung saan ay kanilang isinisimbolo at iginuguhit sa bato upang alamin at tuklasin ang mga nakatagong kayamanan o nagtuturo po ito sa mga nakatagong kayamanan. So, maaring ang hayop na yan ay nagdi-describe kung saan siya nakalagay yung mga sikreto na kung saan binagbaunan po ng mga Hapones. Ang mga hayop po, mga kababayan, ay ginamit po talaga ng mga Hapon bilang karakter o simbolo po ng mga ibinaong kayamanan sa ating bansa, mga kababayan. So, usapang elepante po, mga kababayan. Ang elepante po, mga kababayan, ay karaniwang ginuguhit sa bato o mismong bato na kanilang inilagay sa mga lugar na kinaroroonan ng treasure, mga kababayan. So, kapag nakakita po kayo ng mga elepante na naiguhit sa bato, ang kahulugan po nito, mga kababayan, ay treasure po na kung saan itinago na nandiyan lamang sa paligid ng kadamuhan. Ibig sabihin ng kadamuhan, mga kababayan, kalamitan po kasi ng mga inilalagay na karakter ng mga Hapon ay kung ano po ang karaniwang ginagawa ng mga hayop na ikanilang itinatatak ay doon po inilalagay ang treasure, sapagkat ang mga behavior po o mga katangian po ng mga hayop na elepante, mga kababayan, ay karaniwang kumakain sa may maraming damo o kadamuhan. Yun po ang kadahilanan na ang pagtitreasure po ay maaring nandyan sa paligid sa kadamuhan kapag nakakita kayo ng elepante. Ibig sabihin, nasa paligid lamang na kung saan iginuhit ang elepante na kung saan ay napakaraming damo o masukal o madamo na lugar, mga kababayan. So kung may makita naman kayong elepante sa mga paligid na kung saan isang bato na hindi nakaukit, yan po ay depende kung saan po siya nakatingin at yung kanyang nguso kung saan nakaturo, sapagkat ang kanyang nguso, mga kababayan, ay nagsisimbolo din po ng arrowhead na kung saan nagtuturo kung saan ang kinaroroonan ng treasure, mga kababayan. Nagiging pointer po ang kanyang nguso at ang maging ang kanyang mukha kung saan siya nakatitig, mga kababayan. Sa ating pong katanungan sa ating sarili kung ano po ang mga treasure na kung saan na inilalagay sa mga hayop na elepante, mga kababayan. Ang elepante po, mga kababayan, ay isa pong traditional na hayop o ancient animal na kung saan karaniwang matatagpuan sa Southeast Asia, sa Thailand, na kung saan napakarami po ang mga hayop na elepante. So nagsisimbolo po na maaaring ang nakatagong kayamanan ay nagmula po sa bansang Thailand na kung saan nalut po ng mga Japanese Imperial Army at naibaon sa ating bansa, mga kababayan. So, ang mga hayop na yan, mga kababayan, ay isa sa simbolo na
matutukoy natin ang kinaruroonan ng teacher sapagkat ang kanya pong behavior at ang kanyang katangian ay lagi po nating susundan sa pagbabasa ng mga nakatagong kayamanan sapagkat ang mga Hapones ay isa po silang samurai at sila po ay naniniwala sa mga inkantado at mga paniniwala po sa mga extraordinary na kung saan na nagdadasal po sila sa mga puno at mga kahoy na kung saan may mga nakatirang mga engkanto. Yan po ang naging dahilan kung bakit ang mga hayop na yan ay ginawa nilang simbolo at ginawa nilang pagbabasihan ng nakatagong kayamanan sapagkat na napakahalaga po sa kanila ang mga hayop sa kanilang paniniwala bilang isang mga samurai na kung saan ay karamihan sa kanila ay mga Budismo at ang iba ay mga naniniwala po sa mga pagano na kung saan na naniniwala sa iba't ibang spiritual na belief, mga kababayan. So, sana po ay nakapagbigay tayo ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng Elepante na kung saan ang Elepante ay naging bahagi po ng marka ng mga Hapones. Kung mayroon po tayong tanong kung malalim po ang mga pinaglalagyan ng kayamanan ng Elepante, yan po ay hindi natin masasagot sapagkat ang lalim po ay hindi po siya kasama sa mga tatak na Elepante. Iba po ang lalim kapag binasa po sa mga sign na kung saan nagkukumpirma doon mismo sa kinaruroonan ng pinagbabaunan po ng tissure. So ang Elepante po talaga mga kababayan ay tumutukoy lamang sa mga masukal o madamong lugar na kung saan doon siya kumakain. At ang Elepante, ang kanyang ugali ay mabagal siyang maglakad na kung saan na hindi po siya ganun kabilis tumakbo. Kaya maaring nasa paligid lamang kung saan makikita ninyo ang Elepante, nasa paligid lamang ang nakatagong kayamanan, mga kababayan. Sana po ay mayroon na naman tayong naibahagi sa inyo na kaunting kaalaman tungkol po sa mga nakatatak na mga sign na kung saan may sign na mga Elepante. Yan lang po ang ating maibabahagi sa atin pong topic, sa topic na Elepante, mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagsusubaybay at panunood po sa aking video.